Ba naman yan, pa? Happy na nga, okay. Simple at payak lamang ang buhay pamilya ng mag-asawang Ariel at Vicky kasama ang mga anak na sina Yani at Jerica. Pagmamaneho ng truck ang ikinabubuhay ni Ariel habang simpleng may bahay lamang si Vicky. Personal kong nakaharap si Yani, panganay nila Ariel at Vicky. Ayon sa kanya, huwaran daw ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Masayang masaya po. Habang nagluluto, sama-sama po kami. Nakikialam po kaming magkapatid pag si, ano, hilig po kasi nilang magluto-luto si papa at mama. Hindi po siya marunong magalit. Nakita yung nakasimangot ka, ano. Pag may nagtumutugtog, sasabayan niya. Kung hindi, kakanta siya, kaya sasayaw po siya. Hindi naman po kami nakasimang papabibigyan din naman kami. Kasi kung anong kailangan namin, binibigay agad ni papa. Maging ang hipag ni Ariel na si Ami, nakita rin ang magandang samahan ng mag-anak. Wow! Amoy pala! Ang sarap ng ulam nyo! Nandito ka na rin lang. Upo ka na rin. Subaygan sa atin. Ah, sige, sige, sige. Sa 17 taong pagsasama ng mag-asawang Ariel at Vicky, talaga namang naging maayos ang lahat. Kaya nga, walang nagakalang darating pala ang panahon. Daraan sa matinding pagsubok ang kanilang pamilya. I love you din po! Sumagot ka! 1 ng Hunyo taong 2017, naging madalas umano ang pag-aaway nila Ariel at Vicky. Totoo ba na may dinadalang babae dyan sa may truck mo, ha? Chismis lang yan! Ito lang po, nung medyo napapansin ko, parang lagi na silang nag-aaway. Pero hindi naman po kami nakikialam kasi aaway mag-asawa nga po yun. Buwan ng Hunyo taong 2017, napansin raw ni Yani ang pagbabago sa kanyang ama. Nuhuy, naging mainitin raw ang ulo nito. Diyan na pala si Papa eh. Oh, bukod pa diyan. Saan ka galing? Napansin ngayon ka lang? Naging madalas ito ang umuwi ng gabi. Eh, nabay nung ilo ba yun eh. Ang masakla pa dito, umabot pa raw sa puntong halos hindi na raw umuwi si Ariel sa kanilang tahanan. Uuwi siya pero minsan na lang po ganun. Pero noon palaya, may alam na rin na ang kanyang ina na si Vicky. Nakita ko rin po sa tablet. Sa tablet ni mama ko yun eh. Doon sila sa isang kondo. Ikaw naman? Eh, kiliti nga ako dyan eh. Yeah. Kiliti nga ako eh. Lahat naman may kiliti. Nahuli ng kapatid ko, yung babae sa truck. Dahil dito, tinawagan na raw ni Yani ang kanyang ama. Hello pa! Totoo ba yung sinabi ni Jeric na may kasama kang babae sa truck mo? Alam mo, kailangan ko lang ng kalinga. Hindi na ako nilalambing ng nanay mo eh. Pa, bakit ka ganyan? Kung kailan tumatanda ka na, tsaka pa ng babae! Sige na, sige na. Kaya tayo mag-usap. Tanghali, nung ados ng Hulyo taong 2017, na mga oras na iyon, nakauwi na sa kanilang bahay si Ariel. Nuuy, nag-inuman sila ng kanyang asawa na si Vicky. Habang ang magkapatid na sina Yani at Jeric masayang nakikinood ng TV sa kanilang kamag-anak na nasa tabi lamang ng kanilang bahay. Pero pasado alas 12, nuuy umuwi raw sa kanilang bahay si Yani. Nuuy nagtaka raw siya sa dinatnan. Wala pong kataot-taot. Akala ko po naman kasi tulog na silang dalawa. Hindi, parang may naririnig po kung umiiyak. Na ano, na parang humihingi siya ng tawad. Nuuy lumabas na raw si Yani, pero ilang minuto lamang bumalik raw siya sa loob ng kanilang tahanan. Nakita ko si mama tsaka yung tita ko umiiyak, nagyayakapan po sila doon sa may kusina. Tapos pag apak kong ganun, tumingin ako sa ano, sa may kwarto nila papa. Pero parang natutulog lang po si papa, pero si papa parang wala na talaga eh. Parang kaganyan na siya. Wabas ako, tapos nagwala-wala po ako dito. Umiyak-iyak ako. Sa puntong yun, agad na isinugod sa Pozorrubio Community Hospital si Ariel na mga kaanak ni Vicky. Nang surina ng doktor si Ariel, agad itong idineklarang dead on arrival. Samantala,
Agad namang nakarating sa kaalaman ng Pozorrubio Police ang insidente. Nandun nga, nakita yung mga tama ng mga biktima natin. Nag-conclude kami na hindi yun, yung mga tama sa ulo is hindi naumpog lang ng kusa dahil yung mga tama sa ulo is may bakat ng parang hard object. Sa resulta ng isinagawang autopsy ni Police Chief Inspector Elizardo Dailega, lumalabas na cranial cerebral hemorrhages secondary to traumatic injuries ang sanhi ng kamatayan ni Ariel. Sa naging resulta ng autopsya, agad na nagtungo ang mga pulis sa tahanan ng biktima upang mangalap ng impormasyon. Sa initial investigation, sinasabi ng asawa niyang babae na nadulas ang kanyang asawa doon sa kanilang bahay. Dahil dito, agad na inimbitahan sa presinto si Vicky upang isailalim sa pagsisiyasat. Pero sa kurso ng investigasyon, isang mabigat na revelasyon ang kanyang isisiwalat. Napatay ko po yung asawa ko. Doon na po siya initially umamin, pero sabi namin hindi po pwede yung pag-amin mo na yan kung wala kang abogado. Kaya ho, pinahanap namin ng abogado. Batay sa sinumpang salisay ni Vicky, tanghali noong 2 ng Hulyo taong 2017. Nag-inuman raw silang mag-asawa sa loob ng kanilang bahay. Nuuwi, nagkaroon umano sila ng maliit na pagtatalo hinggil sa pera at pagbibisyo ni Ariel. Medyo napikon na yung biktima kaya pinag-isipan niya hong patayin yung asawa niya. Ha? Wisi! May araw ka rin! Base pa sa kanyang sinumpang salisay. Nang malasing na raw si Ariel, ay pumasok na ito sa kanilang kwarto. Sa puntong iyon, agad namang sumunod si Vicky. At nang mapansing tulog na si Ariel, pinatagilid niya raw ito at agad na kinuha ang bakal na tubo na matagal na niyang itinago sa ilalim ng kanilang kama. Nuuy, ipinukpok raw ni Vicky ang hawak na tubo sa ulo ni Ariel ng 3 beses. Nang makita ang dugo na lumalabas sa ulo nito, noon na lamang raw natauhan at natakot si Vicky. Agad niya raw itong pinunasan ng tissue para walang makakitang may bahid ng dugo. Makalipas ang ilang minuto, dumating na roon ang kapatid na si Ami at ang pamangkin si John Lloyd. Nang tanungin siya ni Ami kung ano ang nangyari, yumakap raw siya sa kanyang kapatid. Nakasaad din sa kanyang salisay na dahil sa takot ng makulong, kung kaya't sinabi niya sa mga pulis na aksidente ang nangyari sa lugar. Bukod pa dito, pagkatapos po ng krimen, nilinis po nila yung crime scene. Nagkaroon ng pagkakataon ang Dagupan Regional Network Group na makapanayam si Vicky. Dito'y ang paggamit ng bawal na gamot ni Ariel ang kanyang sinisi sa nangyaring trahedya. Pinaano ko siya sa kanyang shabu. Pero ayaw pa rin niyang tumigil. Tagal na po. Hindi naman ganun ang katawan niya. Malaki ang katawan. Ito raw ang dahilan ng kanilang pag-aaway na humantong pa sa pisikal na pagkakasakitan. Pag ano lang po, pag yung talagang gawin ng kami, sinasaktan ko rin siya, bawi-bawian lang po. Pero ang hindi raw matanggap ni Vicky ay ang pambababae di umano ni Ariel. Hindi ko matanggap. Kaya nagdilimang po niya yung sakin. Lagi nga niyang sinasabi, pero hindi ko lang inaano. Kada nakainom, lagi mo. Hanggang siya nagtanim na sa utak mo. Kahit sa madaling araw, naano ko, tumatawag yung babae. Ibang pangalan ang ginahal kami. Pero hindi naman ako tanga, alam ko naman. Tapos marami din ko nabasong Para sa mga otoridad, malinaw na isang kaso ito ng crime of passion. Crime of passion po ito dahil
yung asawa nga niya, ng babae, at nahuli niya doon sa mga cellphone. Yung mga cellphone at may mga text doon yung babae. Kaya na-trigger yung babae na patayin yung biktima natin. Samantala, sa isinagawang investigasyon ng Pozorrubio Police at pagpuproseso ng pangkat ng Sino Prime Operations. During the processing ng SOCO, doon na po na-recover yung tubo na ginamit na pagpupok. Ito po yung may dugo. Labis namang nagsisisi si Vicky sa pagpatay sa sariling mistera. Siyempre hindi ko na alam kung ano yung nagawa ako. Magsisimat ako. Pero manggagawa. Opo. Kahit nakakulong ako, mahal na mahal ko pa sila. Kahit ganun ang nangyari. Dahil sa pag-amin ng suspect na si Vicky, sinampan siya ng kasong parricide sa Urdaneta City Regional Trial Court, Branch 46. Habang kasong obstruction of justice naman ang isinampa laban sa kanyang mga kaanak. Samantala, sa huli, ang pinaka-apektado ng mabigat na trahedya ay ang magkapatid na si Yani at Jerig. Ang sandigang ama, lumisan na. At ang masakit pa, akusado ang inang siyang gumagabay sa kanila. Siguro po kaya nagawa ni mama yun. Kinimkim niya yung ano lahat, kaya nagawa niya. Hindi ganun. Wala siyang pinagsabihan. Parang hindi niya na makakayanan yung ano. Hindi niya na mailabas. Humingi po siya ng tawad na ba't niya nagawa yun. Tinatawad ko naman po siya. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.